umagang kay ganda. Kuhan, syempre kadikit na ng Pasko ang mga laruan dahil ito po ang syempre madalas na panregalo sa ating mga bulilit. Kaya naman papasyalan natin mamaya ang koleksyon ng mahigit 10,000 laruan. Ito yung Toy Museum. Dito masisili yan. Po ninyo yan mamaya. Dito live eh. Makikita natin mamaya. Pet na nagsasalita ba'y kamo? Umagang kay ganda. Ay, nakon. Like, it's a good Friday morning. Of course, thank God it's Friday. Makikisaya po sa ating ngayong umaga ang mga estudyante ng University of Perpetual Health, Binyan, Laguna. Ang madaldal at marunong magsalita, si Narica at si Donita. Sobra pa. Na nasa isang toy museum. Gaano ba karami ang mga laruan dyan? Sobra pa. Kanta nga. Wait, pero... Napakaraming pets. Yes, Jimbo. Pero, Donita, gusto ko lang sabihin, medyo nang insecure ako dito sa ating Amazon bird dito dahil magaling na ako kumanta ng happy birthday. Magaling kumanta. Alam mo, Ginger, doon ka na sa Bible. Okay? Sige. Oh, ito. Maraming salamat, guys! Alright, well, nandito tayo ngayon sa isang, of course, ano bang tawag dito? Hindi siya toy store kasi hindi naman ganito. Yes, okay. At ito, tulad ng nakikita niyo sa likod namin, ang cute talaga ng mga toys na nandito. Ito nakakatuwa to eh. Pag inon mo siya, di ba? Paano umikot? Paano ba nakaikutin? Kanina umikot yan eh. Ay! Mamaya, ikutin yan. Mamaya. Eh, ito po pinapakita namin sa inyo, eh, ilan lamang kasi all in all, parang nasa 10,000 toys yata yung meron sila dito nga sa bahay. Third museum, at pwede to open to sa public, di ba? So, pwede mo siyang puntahan, pwede mong matingnan yung mga toys na meron sila. What a collection! Oh, 10,000 toys! So, mamaya ipapakita namin sa inyo isa-isa. Hanggang bukas na yun. A minute each. So, 10,000 minutes. Alright, so abangan nyo mamaya kung ano ang mga iba't ibang klaseng toys na nandito. Samantala! Nako! Ako na. Tita Winnie! Ang balita ko, may bibing ka dyan. Alam mo, magkikita tayo sa studio, so mabuti pa, magbalot-balot ka ng mga siguro dalawa para sa akin. Dalawa? Isa lang eh. Isang bibingka lang ang meron ako eh. Oo, pasensya na kayo ha. Pero tingnan nyo mabuti, manood kayo. Huwag kayong tatangga-aalis dyan sa monitor nyo dahil makikita ko sa inyo ang isang bibingka na dadalhin natin dyan sa studio mamaya. Pero bago yan, kasama po natin si Mahigit 10,000 laruan makikita sa Toy Museum sa Banawe, Quezon City. Abangan niyo po ang mga nakamamahan laruan na kinulekta ng isang negosyante. At syempre, abangan din ang mga ibong nagsasalita. Pinakamaliit na Biblia, largest toy collections naman ang ihahatid sa atin ni Narica at Donita. Ay, naku, tama kayo dyan, guys. Nakakatuwa kasi meron dito nga more or less, ha? Hindi pa nga natin alam kung more or less. Actually, more. Hindi nila mabilang lang. Oo, hindi nila mabilang ang kanilang toys. Ito, nandito pa rin po tayo sa may Banawe, Quezon City, sa tinatawag nating Wow Toy Museum. Isa siyang bahay na naging museum na alam, pakita lang natin yung ibang... Ikaw, Donita, ano ba yung ibang toys na nagustuhan? Actually, yung favorite ko itong robot kasi talagang dati, I think hindi pa nare-restore to, pero robotics na kinumand mo, gagalaw siya. Hindi lang natin makikita ngayon, pero aside from that, meron din sila yan, malaki yan, pero ito may mga maliliit na bagay dito, katulad na lang ng maliit na version ng... Ito, gusto mo to. Nakikita niyo ba yung mga pianong tumutugtog dun sa malls? Oo. Ito yun eh. Ito yung small version niya. Mag-isa siyang tumutugtog. Ayan, no? Yun. Tapos yung katabi naman niya, parang World's Fair Circus. Makikita mo talaga na parang merong mga nagtatrapeze o mga nakabitin dun sa ceiling nung toy. Ito ay galing sa eBay. Kwento ng may-ari nito. Ito, mga fighting robots. Mga nag-aaway.
Galing, di ba? Mabuti pa, Donita, para i-explain kung kaya yung mga toys na nandito, tawagin na natin yung may-ari mismo ng Wow Coin Museum, si Mr. Jimmy Madarang. Umagang kay ganda, sir! Dito kayo! Dito po tayo. Yan! Alright, sir! Thank you for having us here today. Maraming maraming salamat. Ito muna, no, yung unang tanong namin. Bakit po ba ganito kalaki yung collection ninyo ng mga laruan? Actually, nag-start ako noong 1960s. Wow! Ako. Kasi nanood ako ng mga King Kong sa Godzilla. Oo. So, inaano nila yung mga maliliit na mga sinisira na yung mga bahay. So, doon lang nagsimula yun. Opo. Kaya habi ko, gusto ko rin meron akong maliliit na mga bagay na pwedeng mahawakan. Oo. At ano po yung una yung naging, kumbaga, item? Ang pinakauna, actually, hindi pa ako pinapanganak, meron nandito po yung mga... Alin yun? Ito po, itong lumang camera. Vintage camera. Oh, cute, nakakatuwa naman. Kanino po ito? Palay ko sa ate ko po yan eh. Ay, nakakatuwa. Teka nga, tingnan natin. In fairness, nakikita ko talaga yung camera, oh. Ayan, ang galing. Meron silang tatlong rooms dito sa museum na ito. Yung first room, kung saan kami nang galing kanina, mga 60s toys. Apa. 1960s yung era. 50s pa po. Ah, 50s to 60s pala. Apa, sorry. Apa. Tapos yung pangalawang room, eto 60s po, to na ito, 60s to 90s. 90s. Tapos meron kayong pangatlong room na... Yun yung kanina, yun yung up-present. Pinaka-bago na. Yes. Apa, apa. Meron kang tanong kanina, Donita, yung tungkol sa... Oh, kasi sabi nila mga psychiatrist, ibang mga nangongolekta ng toys, na-deprive ng mga bata sila. Kayo ba ay na-deprive ng bata? Opo. Hindi po totoo yun. Kasi nung bata pa ako, sobrang dami na kaming toys. Magkakapatid. Okay. So parang na-influence ka at na-encourage yung pagkahilig mo sa toys. Ganun. Okay, so paano ba nag-start yung pangongolekta mo? Nag-start ako nung... Kasi nung earlier pa ako, nagsisira pa kami, di ba yung mga bata, nagsisira ang mga toys. Mm-hmm. As you grow up, nagkakaroon ka ng isip, so sabi ko, I start to repair. Dapat kailan mag-repair. Opo. Okay. At hanggang dahil, sa nag-assemble na ako. At sabi mo sa akin na dahil alam ng family members mo, nangongolekta ka na, nagpapadala sila sa the States. Tapos ngayon, masipag din siyang pumunta sa mga ukay-ukay. Kaya yan ha, ma-encourage kayo mga kapamilya. Kahit na yung sa ukay-ukay, pag matyaga kayo maghanap, you'll find collectibles. Pag-usapan naman natin lahat ng mga pinaka, sir. Apa. Pinakamura. 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 Hindi na alam ni sir sa dami. Sa dami po, nakalimutan ko. Meron din. Mga less than 5 pesos lang. Wow. Pinakamahal. Pinakamahal naman. Pinakamahal. Siguro itong diorama dito. Ay, ito? Opo. Ah, yeah, okay. Sabi ko nasa ano. Magkano ba ang ganitong klaseng diorama? Actually, noong 1980s pa ito eh. Nasa siguro 40 to 60,000. Wow! Yan. Mahal na yun. Mahal talaga yun. So ngayon, mas... Pinakamahal, pinakamura, ano naman po yung pinakamalaki, pinakamaliit, at saka pinakapaborito. Sige, una muna, pinakamaliit. Ay, yung pinakamaliit po, wala dito. Wala pa, kasi maliit siya, hindi ko pananap. Okay, sorry po. Yung pinakamalaki po, ito po ba yun? Actually, ito po, itong diorama. Itong diorama. 4x8, ayan, pinapakita ngayon. Pinakamahirap sa lahat, pinakapaborito. Anong pinakapaborito? Ito pong kotse na nagtatransform. Ano ito? Sige nga po, pakita niyo po sa amin, paano bang nangyayari dyan? Pwede ko siyang paandarin po. Ah, pwedeng paandarin. Hindi na po ba kami sasaktan yan? Hindi po. Okay. Alam mo, Karik, itong mga toys na to ay itong kotse na ito, pwedeng mag-transform siya. Okay. Oh my gosh! Nakakatuwa! Alam niyo po, habang nagtatransform yan, I'm sure maraming nai-interest. Imbitahan niyo naman po yung mga manonood natin. Paano ba pumunta rito? Pwede silang mag-contact muna sa amin sa telephone number na 363-6247. Okay. Ang address po namin sa 99-101 Sergeant Rivera, Corner Banawi. Okay. Tapos, ang gusto ko sana, sandali lang po. Iharap ko sa kanila. Sige. Alright, sa mga taong mahilig maglaro, syempre pagkatapos nun, gugutumin ka. Gusto ko sanang maimbitahan yung mga school para student para magkaroon sila ng field trip. Ganun po. Ay nako, I don't think mahirap imbitahan mga estudyante at mahilig din yan sa mga pastime, lalo na pag maraming inaaral. Maraming maraming salamat, sir. Habang pinapanood namin itong pinakapaborito mong laruan, saan naman tayo pupunta, Donita? Eh, syempre, punta naman natin si Tita Winnie na nasa Tomas Maratokia, Sin City, para sa Bibingka!
Nagkanta naman ang laruan nyo. Transformers ang dating. Itatransform ko kayo sa pagkagutom. Ayan, ang dami-dami nating bibingka.